ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinabalikiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singkutin ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. Na pag may pagkakataon ay pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa ayak. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Binakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga'y aming banyo. Ang aking inay na may kayaman ang isang kaldero na nagagamit ng pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 peso sa maghapoy pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulaga lamang po kayo kahit sa dami ng pera nyo. Walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata. Ba't to, ba't